available. Siguro, ang in-expect po namin noon na ang LGU, dahil alam nila ang kanilang constituents, ay they have the profile. The names, the work, and other livelihood activities ng kanilang mga nasasakupan. Dahil po hindi rin nila masyado kabisado o sabihin natin ding may kakulangan sa mga listahan na yon, dito na po nagkaroon ng problema. Pero kung tutusin po natin ay ito po ang unang pagkakataon na dumaan tayo sa sitwasyon na to. Kaya naniniwala ko na sa unang sitwasyon na to, masasabi kong walang perfect na sistema. But as we continue to engage the LGU Municipal City Social Welfare Development Offices, we were able to identify and determine what are the gaps and the shortcomings. And hopefully in due time, we will be able to have it, distribute the cash amelioration systematically and orderly. Nais ko lang i-emphasize dito para sa kalinawan ng lahat na ang cash amelioration program ay intended po para sa pamilya. Uulitin ko po, ito po ay intended sa pamilya. So, ibig sabihin nito na ang isang head of the family ay bibigyan po sila ng social amelioration card at dito po nila isulat ang kanilang profile. Bakit natin pinapasulat sila sa social amelioration card? Para po makita kung ano pa ang mga tulong na naibigay sa kanila. May mga pagkakataon na isang pamilya o ang isang miyembro ng kanyang pamilya okay lang, sir, ay benepisaryo rin po ng DOLE. Benepisaryo rin po ng Department of Agriculture or even DTI. Naayon po sa batas ng Bayanihan Law na dapat ang isang pamilya ay makakatanggap lamang ng 5,000 to 8,000. Depende sa minimum wage rate sa isang rehiyon. Ang magiging problema po natin to, kapag hindi po na-validate ang isang pamilya, magkakaroon po ng duplikasyon ng mga benepisyong ibibigay sa kanya. Ano pang magiging epekto nito? Mababawasan po ang mga benepisyaryo dahil ang isang pamilya na nakakatanggap ng, sabihin natin, kung hindi nabantayan, makakatanggap ng isa, dalawa o tatlong ayuda sa mga iba't ibang ahensya. Pero kung susundan lang yung sinasabi nating isang ayuda lamang, yung mga sobra doon ay maaaring ibigay sa mga nakakarami. Kaya ayun ang ina-emphasize namin talaga na dapat sa pamilya. Yung mga other documentary requirements, mga basic documentary requirements na kasunduan ng LGU, Municipal City Social Welfare Development Offices, ay kailangan po yan dahil sa transparency and accountability. Alam naman po natin na may mga pagkakataon na may mawawalang pera o hindi mabibilang ang pera, kaya kailangan po na merong taong mananagot, taong sasagot kung sakaling hanapin ang mga pagkulang na pera. Pero ito ang ina-encourage ko sa ating mga kapatid na dapat we should be a vanguard in the distribution of the social amelioration program. Dapat lumakas ang ating boses dahil alam naman natin na ang social amelioration program ay people's money, no? Coming from the people's tax. At hindi dapat po ito masayang o magamit lamang ng mga taong iniisip ang kanilang sariling interes.
ang akin lang pong advice sa ating lahat na this is not the time for blame game. Dapat the more that we should help one another in any form we can. Katulad ng ating sinasabi ng ating presidente na this is an opportunity for us to show to our people that we are worth a public servant and only looking after the welfare of our brothers and sisters. So, ayun lang po ang aking mensahe. Ang DSWD po ay gagawin ng lahat, natulungan ng ating mga LGUs para masigurado natin na mapadali, mapabilis ang pagbibigay ayuda under the Social Amelioration Program. Maraming salamat po. I would like to chief implementor ng ating programa si Secretary Lorenzana sa Department of Defense. Magandang gabi, Ginoong Presidente, mga magmaska kasi parang tayong Long Rangers dito. Mga membro ng kabinete at ating mamamayan, ako po yung chairman ng National Task Force ng COVID-19. Ito po ang ginagawa ng inyong task force ngayon. Ayos na po yung ating organization. Meron tayong organization ng mga lahat-lahat na transportation, logistics, saka yung communications. Naayos na po natin yung ating mga supplies ngayon. Nakahabol na po tayo ng ating mga PPEs sa na pinamili po ng PSDBM at saka ng DOH mula China. Halos araw-araw po ang hapot ng ating C-130 ng mga gamit na yan. At ito po, kami rin po ang nagbibigay ng mga, nag-distribute itong mga gamit na ito sa mga hospital dito sa Maynila at saka sa probinsya. Tumutulong din kami ng paghahapot ng mga ibang gamit sa Mindanao at saka sa Visayas gamit ng ating mga Air Force planes. Ito pong isa pong pinagkakaabalahan namin ngayon ay ang maghanap ng mga lugar na pwede natin gamitin isolation wards ng mga apektado ng COVID. Marami na tayong nakita rito, yung World Trade Center, yung PICC, yung Rizal Memorial Coliseum, yung Tala, lahat ng QI, handa na po yan. At saka kahapon, nagpunta kami doon sa Philippine Arena ng INC ng Iglesia Ni Cristo. At kami nagpapasalamat kay kapatid Eduardo Manalo kasi in-offer niya yung kanilang facilities na kung magagawa natin yon ay 2,000 beds ang ating magagawa roon. So huwag po kayong mag-alala, kami po ay mayroon tayong mga tao na mamahala ng mga dapat gawin ng ating probinsya. Kami po ang taga-implement lahat ng mga gagawin sa lupa. So, huwag po kayo mag-alala at kami po nandoon ng araw-araw at 24 hours a day. Maraming salamat po. General Galvez. Sa ating mga kababayan, mag-report lang po kami na talagang yung plano po natin na National Action Plan ay on track. Yung capacity natin ng DOH ay lumalakas na po ngayon. Ang ating testing ay tumataas na ngayon na 2,400. And then yung na-credit po na mga testing center ay umabot na po na 11. And then meron pa pong 8 na nag-a-apply na magkakaroon po ng testing. Sa ngayon po, nakita po natin na yung ating lockdown ay napakaganda po ng ating nagawa dahil po na-push po yung curve towards 1 month na delay. So, it gave us the capacity to improve our medical services. At the same time, nakita po natin na talagang mababa po yung ano natin.
Sa ngayon po, napakaganda ng ating balita dahil kasi meron po tayong 11 recoveries ngayon. Kung titingnan natin sa ibang bansa, napakataas ng kanilang death rate. Sa US, they have 1,000 every day. Sa atin, nakita natin, sa atin hindi pa tumataas ng 30 o nakikita natin nagdaan lang ng 8 hanggang 5 o hanggang mataas sa 10. Itong mga ito, nakikita natin napakaganda ng ating preparasyon kumpara sa ibang bansa. Nakikita natin na ngayon ang Japan na napakayaman, ang kanilang health services hindi maka-accommodate ng mga nangyari sa kanilang mga cases. Same so with Singapore, they conducted the lockdown. Nakita natin na maganda ang naging desisyon ng ating mahal na Pangulo na tayo ang pinakauna na nagkaroon ng tinatawag nating yung travel ban sa mga bansa na nagkakaroon ng COVID cases. At nakita natin na ang ating hard decision, yung desperate decision natin is paving the way for a good results that we are having now. Yun lang po at maraming po salamat. Maybe Secretary Duque, then maybe Sunny would want to just say a few statements about after Secretary Duque. Magandang gabi po, Mr. President, at sa akin po mga kapwa miyembro ng gabinete, at sa lahat po ng atin mga kababayan. Ako po ay taus puso ng papasalamat dahil po sa napakamalakas na suporta na ipinamamalas ng atin na Pangulo, at kaya naman po marami din po tayong mga tagumpay na nakakamit sa pagsulong po ng atin na programa laban, yung plano po natin laban po sa COVID-19. At nabanggit na po ng mga iba't ibang mga kalihim ang kanila pong mga nagawa na, at hindi ko na pa uulitin. Ang mahalaga po ay ang pagkakataon kinakailangan gamitin para bigyan ng pagkilala ang ating pong mga healthcare workers, ang ating pong mga frontliners. Sila po ang taga-salba ng ating pong mga pasyente na tinamaan po ng COVID-19 infection. At kaya po, saludo po kami sa lahat po ng mga healthcare workers, ang mga doktor, ang mga nurses, at lalo na po yung pong nagbuwis ng kanilang buhay. Meron 11 po tayo na pumanaw ng mga doktor. At ito po ang masasabi ko. Wala hong katumbas ang inyong kabayanihan at ang inyo pong sakripisyo sa pagsalba ng buhay ng mga naapektuhan po ng COVID-19. At maganda po ang halimbawa na ipinakikita ninyo na kayo po ang pinanggagalingan ng lakas. At pasasalamat ng ating pong taong bayan sa inyo pong patuloy na sakripisyo, ang ating pong mga frontliners ay malakas po ang suporta ng Pangulong Duterte, at hindi po kayo pababayaan. Mahirap man po ang inyong trabaho, ngunit ang andyan po ang lahat po ng mga namumuno sa gobyerno para bigyan po kayo ng sapat na suporta, kagaya po ng personal protective equipment. Ay kayo po ang number one priority sa pagbibigay po nitong mga kasangkapang ito. At ganun din po sa atin pagpapalawig ng pagsuri ng atin pong mga specimen ay ang mga healthcare workers din po ang number one priority. So ito lang po ang akin masasabi, at pagka iahambing po natin ang bilang ng mga may impeksyon sa Pilipinas, ay isa po tayo sa may pinakamababa na bilang sa 3,764 po ang bilang as of yesterday. At ang ito pong bilang na ito ay lumalabas, dalawa ang total case per 1 million population. Isa po tayo sa pinakamababa. At kung ihahambing po natin ang mga mayayamang bansa, ay di hamak na malayong-malayo po ang atin
ranggo. Kung titignan po natin, ayan po, malinaw naman po sa mga listahan na nakalagay po sa COVID World Tracker, ay isa po tayo sa may mababa na rate of infection. Kaya ito po ay nagsasalamin ng mga desisyon na ginawa po ng atin mahal na Pangulo, at dalawa po itong napaka malakas na desisyon. At kanya po talagang nakatulong po ito sa pagpigil ng pagkalat ng COVID sa Pilipinas. Ito po yung atin na travel restriction, absolute travel restriction na ibinaba po ng atin Pangulo doon po sa mga manggagaling sa bansang China noong pong Pebrero. At pangalawa pong magandang at malakas na desisyon ng ating Pangulo ay ang pag-lockdown, yung ating pong enhanced community quarantine. So ito po ang dalawang kadahilanan, pangunahing kadahilanan kung bakit po ang bilang ng COVID infection sa Pilipinas kung ihahambing sa ibang mga bansa ay mababa po talaga. So ito lang po aking masasabi. Maraming salamat po sa suporta ng atin na mahal na Pangulong Duterte. I'd like to call Secretary Dominguez of the Finance to just say a few words. Still, you have said a lot, but you might want to just give a statement to this meeting. Magandang gabi, Mr. President at members ng Cabinet. Before we start, tignan natin kung saan tayo nanggagaling sa in terms of the economy. Ho. Nung pumasok kayo noong 2016, ang order niyo ho sa amin ay is to manage the economy for the welfare of the Filipino people. Ang ibig sabihin noon, lahat ng collection natin ng taxes should be collected efficiently, at lahat ng gastos natin should be very conservative and really wag tayo magwaldas ng pera. So ang resulta ho noon ay maganda yung position ng economy natin. So kaya even though we have a bad luck to have this COVID-19, we are very well prepared. Ang growth natin from 2016 ay average 6.4%. Yung collection natin ng income ng government is the highest in 22 years as a percentage of our growth. Ang utang natin has gone down to the lowest it has been in terms of percentage to GDP, and it's only now 41.5%. Dati ho, 70% of GDP yan. Ang inflation ho natin, bumaba na. So it's, last month it was 2.5%, and it is within our target of 2 to 4%. Ngayon, itong COVID-19 has hit us in a very hard way. Ang katotohanan lang, ang estimate natin, our GDP growth will be 0 or -1%. Ang temporary unemployment natin will be 1.2 million workers. Pero this is in comparison with the lowest unemployment rate ever achieved in the Philippines. For the economy, tignan din natin yung budget deficit natin from 3.2%, lalaki ng 5.3%. In other words, we will be spending more than we will be collecting. But we are spending more in order to save the people and make sure that they have food on the table during this time. So ang debt to GDP natin ho, tataas ng from 41%, siguro aabot ng 47%. Pero that is still very low in compared to our neighbors. May isang neighbor tayo na 80% of GDP ang utang nila. Ngayon, nagpapasalamat ho ako na the legislature gave you the power
to reallocate the budget so that we can meet the new priorities now, which is the COVID, which is brought about by the COVID. So the economic managers and the central bank have put together a fiscal and monetary actions of a value up to this date of 1.17 trillion pesos, or 5 to 6% of the GDP. We have a long breakdown of how we have this program, but mostly it was to provide subsidies for the low income families and workers of the small and medium enterprises. We also spent a lot of money, about 600 million pesos, for health care and COVID items. And the central bank has provided 830 billion pesos in liquidity for the economy. So this is what we have done so far. Ngayon, right now, we are working on our recovery or our bounce back program. But to do that, we have to analyze first what is the damage to the economy. So we have a survey, and we have already received 44,000 respondents, and we will analyze that para matignan natin kung saan ang malaking damage sa tourism, sa manufacturing, at saka anong mga companies na natamaan ng masama, either small and medium enterprises or yung mga big corporations. So we are also coming up with the program to continuously borrow more money to support the Philippine economy and our fight against this COVID. Right now, tinatap natin yung kaibigan natin sa ADB at saka sa World Bank. And we will probably be borrowing mga 5.6 billion US dollars from them. Kung kulang pa ito, we will go to the commercial market. Pero okay naman ang credit rating natin. Tumaas nga, BBB plus na tayo, the highest ever. So we are confident ho na we have the financial capability to bridge this problem that COVID has brought us. So we want to assure all our citizens na at this point in time, we have the money, although we have to realize na hindi naman endless yung pera na ito. So kailangan, we have to spend it correctly, hindi yung for wasteful expenditures. So the program is to spend first to help the poorest families, and then to help the small and medium enterprises, and then to provide support for the companies that are supported by their banks. So, Mr. President, you have created an economy that can stand a hard hit, and I think the Filipino people should thank you for your very conservative economic policies. Salamat, Secretary Sunny Dominguez. Before we end, I'd like to make a recap. Ako na ang mag-summarize ng ano yung mga pinagdadaldal namin dito. Sabi ko, hindi tayo lalabas sa COVID. That's the topic. At yung mga problema na ibinigay ng COVID sa Pilipino. One is that marami na pong report sa akin na yung mga taong ngayon na nagtitira sa upahan ng mga bahay ay they are being pressured to pay. Alam mo, lahat tayo nawalaan ng income. So I would like to ask the owners na kung maaari sa lote to suspend
yung sa bahay, huwag mo munang hingiin kasi wala talaga, okay, naghihirap ngayon. And whatever na ang nasa kamay ng mga tao ngayon, they are saving it for the last day, the rainy days to come. Nandiyan naman yung tulong, pero ito ang gusto ninyong, gusto ko ninyong maintindihan. Yung pinagdadaldal ng isang congressman na ulol, torpe, na may 300 billion binigay ng Kongreso, hangin ho lahat yan. Wala pa yung pera na yan dito. Yung budget for next year, we are preparing it now. Yung budget na pinapatakbo natin was prepared last year. But COVID was not included in that budget. So yung sabi ko na 300 billion, yun yung mga sinabi ko na walang masyadong proyekto na walang siguro. Or projects, sabi ko, that cannot be completed during my term. Sabi ko sa kanila, Wendell Abisado sa budget, and Sonny Noset is from Davao, Congressman Nograles, na nabi ko sa mga tao ko nung last year, mag-isip kayo ng budget that can be implemented at matatapos sa termino ko. Ayaw kong lumabas sa opisina na mayroong mga project na hindi natatapos. Kaya kung hindi lang man importante, ang suggestion ko kay sa finance, kay Secretary Dominguez, is be sparing. Yun na lang mga projects na talagang makikita mo at matatapos natin at makita ng mga tao. Kaya yung nakikita ninyo ngayon, yung madaan kung anong nakikita ninyo, yun yung projects na naka-atala, naka-antala sa budget that was prepared last year. Yung pera na yung para sa COVID, hindi yan pera na kukunin pa. Yan ang nireserba ni Secretary Dominguez na may pang-buffer zone tayo at may maiwan tayong pera bago tayo umalis sa gobyernong ito. Yun ang totoo dyan. Ngayon, yung pera na sinasabi ng itong ulol na abogado naman sana, pagkatorpe po. I think your brain is melting. You're a lawyer, bagay. Ikaw na may medo. Saan ka nag-aral, ewan ko. Yung pera, yung pinoprogram last year na ngayon, ito yung budget na guide na pera na makakolekta natin. So, ang fiscal year is divided into first, second, third, fourth quarter. Ang nasa ginagamit ng natin, yung nakakolekta natin ngayon. Yung sa budget na nakaprogram, hindi na, baka hindi na matuloy yun dahil sa COVID, nag-ikis ang panahon. So, yung may mga project ngayon, baka ilagdag ko yung malalaki pag nagkulang ako sa pera para sa control sa COVID. Maggastos itong putang inang kalaban na ito. Hindi mo makita at lahat ay tinatamaan, hino-hostage tayo. Sabi nga doon sa nag-Facebook sa akin, natatawa na lang ako. Bakit, paano natin labanan yung COVID kung nagtatago tayo? Hindi mo kami pinapalabas ng bahay. Alam ko, bastos ako magkwento, magbiro. Pero totoo ka talaga, tama ka. Pamatong. Pinapaalis ako kasi wala akong solusyon. Sige, tama. Ikaw na ang presidente. Kaya sabi ng mga sundalo, nasaan ka na? Kasi mag-report na sila sa iyo. Hindi ka man nila nakikita, where are you? Kasi kung mag-convince mo ako
na may you have the medicine to cure COVID in 7 weeks? Anak, sabihin ko sa iyo, kung totoo yan, Adre, ako na mismo ang magtulak sa ulo ko dyan sa Pasig. Gago, umalis ka na at dumating na ang santil mo ng... Ayan yung... What is so exasperating is that we are trying our best. Sa limitado natin, sabi nga ni Secretary Dominguez, may pera. Eh, may gobyerno eh. Kaso lang, hindi ito para sa lahat ng panahon. So, kasi bakit masabi mo, eh, wala tayong kinikita ngayon. Ano yung budget na sinasabi niyang intelligence fund? Wala pa yan. Kukolektahin pa yan para sa second quarter at magkolekta para sa third quarter. Hindi yan, pagkaintindi kasi, pag naniniwala ko sa mga ugok na yan, na yung 300 billion nandyan, o ito Duterte, o Kongreso, 300 billion, iyo yan. Sige, kaso, hindi ho ganun. Alam mo bakit, wala pa yan. Ginusto ko man, hangin pa yan, magaganon ako sa ere. Kasi wala pa. Ang budget, ang guide, prepared last year, ang budget nga. Pero yung pagpatakbo ng what's inside the budget is really the money that will be collected by the finance people ni Secretary Dominguez. Wala pa yan. Kung sabihin na saan ang pera na 300 billion, ewan ko kung kaninong bayag mo yan makuha. It's not there. Magkukolekta pa ako ngayon. Masunod ba yung collection mo? Hindi. Bakit? Wala na. Ang ekonomiya patay. Walang negosyo. Walang nagbayad. Wala yung nagtatrabaho na magkaltasan yung sildo nila. There's no source of income now. Sabi may perhaps yung fixed assets natin. Yung mga lupa, may mga building. Yun. Pero aside from that, the big money, ang sabi ko, ang gobyerno hindi nag-iimprenta ng pera yan. Ang gobyerno, gagastos lang sang-ayon sa ekonomiya mo. Economy is really yung GDP na sinasabi na dito. It's actually income. At baano kaltasan ang pera mo, ang income mo, sa mga utang mo, dyan kunin. Ang utang mo, ang GDP. Ang utang mo, marami kang utang. Hindi marami kang babayaran. Walang matira. Minsan meron ko, konti na lang. But what is important really is, makinig kayo kasi, alam mo, kung hindi kayo makinig, and if you persist on listening to the idiots of this world, itong mga Pilipino, talagang madali ang pagbabagsak natin. So you listen very carefully because we are trying to save not only the economy but the country. Help the country alive. I am not asking you to help the economy. Wala kayong maitulong pati ako. So you just try to, do something that is not precipitate statement. That would cause trouble na manggaling doon ang problema kasi mahihirapan na tuloy tayo. Pero kung gusto yun nila ang mangyari, sabi ko sa akin, it's up to the Filipino people. If you decide to listen to the insane, Amatong and Company, pati yung congressman dyan, pwede doon kayo. Ngayon, kung magsabi kayo, saan na yung pera namin na 300 billion? Wala pa po yan. Kukolektahin pa yan. O yung sabi, 270 million. Wala pa po yan. Kukolektahin pa yan for the second and third and fourth
quarter sa ating kikitain. Yan ang totoo dyan. So, malamang mo lang na yung mga, alam mo, may panahon, yung mga lessors, nagpapa, do not tempt the gods. Kasi pagka hindi ito naayos, ang COVID, mapurnada talaga tayong lahat. Huwag din yung madaliin. Sabihin ko sa inyo, think of a COVID ganitong sitwasyon. Tatakbo ito ng 2 years. Anong silbi nagawa? Eh, hindi lang ako, lahat. Military, police, doctor, the medical world especially. Andi yung itong mga police na awa, checkpoint. Butit na lang early on my term ay ginawa ako para sa inyo. Sipin na lang kung na ito na nakikita ko na noon pa. Pito itong COVID na ito, sinusundan ko talaga. Kasi sinasabi, Jimmy lately, hindi ho, ako ang pinakaunang lahat nag-lockdown. Kasi nasusundan ko na ang istorya. At sabi ko, nagbabasa naman ako, different sources of knowledge. Facebook, everything. Lahat na what I can get my hands on to study the matter because presidente ako. Dumating nga ngayon itong solusyon. Ano ang solusyon? Kaya maghintay kayo, lessors, nagpaparenta, huwag niyong madaliin kasi baka wala na tayo o wala ka na magkolekta. You will not be even sure if you'd still be around to collect the money. Kaya naghihingi ako, huwag mong pahirapan ang mga tao. Kasi pag a tao, inivict mo, walang korte. Hindi naman ako nagpakamarunong pa sa mga judges o the judicial department of the government. Kung magsabi ng i-evict mo yung tao ngayon sa bahay, sabihin ko talaga si Rep, putak, huwag mong sundin yan. Kung ako nagwa-warning lang ako, ipilitin ninyo, hindi makabayad ang pamilya, itapon ninyo, sirahan ninyo yung bahay. Sabihin ko, buksan ninyo yung bahay. Papasok mo ulit yung pamilya. Punta ka ng korte, sabihin ko, huwag kayo maniwala. Hindi makakatulong yan. Hindi sana gusto ko ng anarchy. Pero at this time, makialam ako sa lahat ng opisina. It's because it is my duty to preserve the nation. And the only way I can do it is really to impose order. Ngayon, kung sundin mo lahat ang batas ng, para makapabor ka under the law, but itong panahon ng COVID, hindi naman talaga natin gusto at nandito, at gagawin mo yan, magsalubong tayo. Sabihin ko sa iyo, magsasalubong tayo. I-evict mo yung tao, pupuntahan, personal ko pupunta ako, sabihin ko, ibalik mo yung tao. Huwag mong itapon yan sa daan kasi tayo ang mag-inkwentro. Kung hindi mo naman pala gusto mo tumulong ng kapwa-tao mo, sunugin na lang natin yung mga apartments mo. Ito, may bumbiro, tabangin mo. Huwag ganun. Huwag ninyong i-pressure. Ayaw kong gustong magsalita na ganito. Parang hold upper. Pero if you interpret it that way, hold up talaga ito. Eh, hold up mo kami sa aming mga pinaghirapan namin o itong mga to. Ako lang hirap ako magsalita. Sikip ko sinang kasi lahat sila naga-maskara.
Mamahiya naman ako kasi ang order ko, huwag kayong lumabas, walang maskara. Tapos makikita ninyo lahat sila, ako lang ang hindi. So, maghingi ako dyan sa mga sundalo. Binigyan nila ako. Pero ang binigyan nila yung para sa mataas na ilong, eh put. Kaya nahulog kasi wala akong ilong. Hindi naman ako. Saan ba niya bila ito sa Amerika? May ano pa, may parang ano pa dito, hangin mahigop mo. Maliit naman yung butas, letse, baka labas-pasok ang kubi dito sa mukha ko. Well, anyway, ganun. Nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag ninyong pilitin ang mga tao ngayon. Walang pilitan. Kasi talagang mag-iinkwentro tayo. Hindi talaga ako papayag. Huwag ninyong akong pilitin to go against the law. Because if the law says that you are entitled to this and that, but it will work sa kapwa-tao mo ngayon, biro mo, i-press mo, paalisin, ay puto. Magsabi ko, maghanap ka ng panahon sa buhay mo. Kung may buhay pa tayong makarating. Alam mo, ulitin ko. COVID, anong sagot? Vaccine. Walang vaccine, COVID stays. Yan ang totoo. Bigay ko sa inyo ang totoo. So, magmaskara tayo kung wala pang vaccine mga Christmas time. Sabay na tayo sa mga hold upper. Pareho na tayo, papareho-pareho na lahat. ganitong bisa ng mga unggo eh. Di sabay na tayong lahat. Hold upper na tayo. Naiinis ako eh. Alam mo, kami, dandahan lang. Sabi nga ni Secretary Dominguez, may pera. Do not pressure anybody or a poor person just because you have this right. It is not the time for you to pressure other people because of your right. Ay, ulo sabihin ko sa iyo ulit, mag-iinkwentro tayo. Sigurado yan. Taga ninyo sa bato yan. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag, sinong tawagin ninyo? Polis. May polis, umalis kayo dyan, polis. Get out. Wag mong... Kasi polis, mag-riot yan. Kung lahat na nag-uupa kayo, paalisin nyo, yung isa, oh, pinaalis o paalis. Mag-riot. Sinong... Hindi kayong polis. Dumamili kayo. Saan kayo susunod? Are you ready to confront the violence that will be created? Or you stay with me? Because I will make the decision para sa lahat. For the common good. So yung baka balang araw, as we go along, marami man namang mahilaman si Sunny. Sabi niya, we can generate funds. Marami, sabi niya, marami ang nagpapautang sa atin. Ngayon, kung makabayad ba tayo, di hanapin nila si Dominguez, bakit tayo? Kung hindi tayo nakabayad, ako ba ang nagsabi na si Sunny man yan? Pero sabi ko, classmate kami nito. Since kindergarten, valedictorian yan. Ito, may bright siya. Pag nasabi maraming pera, sabi ko, ang huli nito, alam ko na ano. What is the end game? Palalo.